So hello guys, good day. So for this video, I will be discussing the solution in our preliminary exam. So we have here the given task predecessor and task time. So ito po yung ating task letter A to M and the predecessor sa ating second column. Ano? And the task time for assembly line balancing is in terms of seconds and in terms of days naman siya for the critical path method. So, ang pinaka-importante dito ay ma-analyze natin yung process through the predecessors para malaman natin yung sequence niya. Okay, so for example, for task letter A, B, and C, ano, so as you can see, wala po siyang immediate predecessor. So, ibig sabihin, right from the start of the project, ano, ay pwede na po natin gawin itong task A, B, and C as long as you have the available ano or enough na manpower ano na gagawa nito. Or pwedeng sabay-sabay, ano, pwedeng sabay-sabay kung meron kayong available na manpower or pwede namang mamili kayo kung alin po yung uunahin. Ano? Ayan, kung wala po tayo masyadong manpower. Okay? So, yan. Let's proceed on solving the critical path method. Ano, the critical path. Ano, using the precedence diagram. Okay, so we need 6 boxes for the earliest start, latest start, early yes finish, and the latest finish. So, I will be using lang the Microsoft Excel for better presentation. Pero wala naman po akong special commands na gagamitin dito na mako-confuse kayo. Ano? So, yan. Okay, so the first task is letter A, B, and C. Yan. So, maglagay lang tayo dito ng 6 boxes. So, this is letter A having 8 days. Ano? Next po is letter B. So, magkakalain po siya. Ano? Since sila po yung wala nga pong pare-parehong wala pong predecessor. This is B, this is C, this is 10, and this is 7. Ano? Next po ay si letter D. Ano? Ang kanya pong predecessor ay si A. Having ilang pong days? We have 20. Then si letter E ay si B. So, dito natin siya itatabi po sa B. Having ilang days? 16. Next po ay si F. So, ang kanya pong predecessor ay C. So, dito natin siya itatabi. We have here 25. Next po ay si G. Ang kanya pong predecessors ay B and E. So, dito natin siya itabi. Ano? Sa parehong D and E. So, this is letter G having 8 days. Next ay si letter X is E and F. Yan. So, dito natin siya ilagay. Having 11. Next po ay si I. So, G and H po. Ang I po natin ay atin lamang po itong i-freeze. U, freeze frames, freeze frames. Ayan. So, ang atin pong I 14. Ano? So, again, ang kanyang predecessor ay G and H, kaya dito natin siya tinabi. Next po ay si J. Ang kanya pong predecessor ay H and I. So, itabi din natin siya or ilagay natin siya malapit po sa H and I. Having ilang days po? Ang atin pong J ay 10. Then, si K po ay ang kasunod niya or predecessor niya ay si J. So, dito natin siya itabi sa J.
having 6 days. Next po ay si L. Having 5, and si M natin, ang kanyang predecessors ay K and L. So, dito natin siya ilagay. Malapit din kay K and L. Having 3 days. Okay? So, lagyan lang po natin siya ng arrow ano para po malinaw yung flow ng ating precedence diagram. So, we have here A to D. Yan. So, yung relationship na to ay based lamang po sa ating predecessors. Yan, lagyan lang natin siya ng line. Ating G, tama ba is yan, D and E. Next ay si H, I, E, and F. So, copy lang natin ito. Copy pa rin. Next po ay si I, G, and H. Next po ay si J, H, and I. Si K, yan, connecting from J. Si L ay connected, galing po siya sa K. And si M po ay K and L. Okay, yan. So now we can identify first the project completion time. So paano daw natin siya mami-minimize? So gaano nga po ba katagal natin bago matapos yung ating project? Ano, kung tayo yung mga simpleng client lang at hindi natin inanalyze na maayos yung ating pong project, ano ang ating pinaka-understanding ay matatapos po yung project natin sa loob lamang ng 140 sa loob ng 143 days. Pero kung i-analyze natin sa, so, lagyan natin ng values yung early start and early finish. So, pare-pareho itong zero sa, since wala silang predecessors. Ano? So, we have here 0 plus 8. This is 10. This is 7. Next po ay si letter D. Ano yung kanyang early start? So, of course, that is A. Ano? Copy lang from A. So, 8 plus 20 is 28. Next po ay si E. Ano? So, ang kanyang sinundan ay si B. So, this is copy lang yung 10, yung early finish. Yan. Copy dun po sa early start. Ano? So, dito naman ay 16 plus 10 is 26. Next po is yung ating F. So, copy yung 7. So, 7 plus 25. We have 32.
Next po yung gene naman natin. So as you can see, it's connected sa DNA. Yun yung predecessors niya. So therefore, so ano yung pipiliin natin? So again, yung higher because of hihintayin natin matapos yung task G bago natin magawa. Ah, yung task D. Bago natin magawa yung task G. Ano? Ayan. So next is 28 plus 8 is 36. Next dito naman ay sa H, ang kanyang predecessors ay E and F. So higher din, so 32. So hintayin natin si F bago tayo makapag-H. So that is 32 plus 11. So next po ay si I connected sa kay G and H. So mas malaki ay si H having 43. So 43 plus 14, that is 57. Next, si J ay connected kay H and I. So, mas malaki si I having 57. So, 57 plus 10 is 67. Next, ay si K connected lang sa I kay J. So, happy lang si 67. So, 67 plus 6 is 73. Then, kay L naman, connected po si sa K lang. So, happy lang si 73. So, we have here 73 plus 5. Next ay si M. Connected siya kay K and L. Ano? So, mas mataas po si L. So, therefore, kakapin natin ay yung 78. So, that is 78 plus 3. That is equal to 81. Okay. So, therefore, we can minimize the 143 na days to 81 days. Okay? So, ito yung answer natin for the project completion. Now, paano natin malalaman yung critical path natin?